pag sa IED na, as possible, kailangan mabilis ka doon. Huwag kang masyadong mag-expose sa IED. Kung mga isang oras ka dyan nag-ano, delikado ka na. There is no room for mistake sa amin sa IED, sir. Pag nagkamali ka dyan, sir, goodbye. May i-raid lang sana kami, sir, yung isang bahay doon sa Basak Malulot. Pag-raid, yun, may IED. Nagpasok ako doon, sir, na-recover ko yung IED nila. Yun lang sumisyon. Eh, hindi kami sa nag-expect na pagbangga na namin doon, sir. Volume of fire lahat, sir, may putok na. Buong Marawi. On the first day, sir, on the first night na yun, mga alas 6 ng ano, nasimbahan ako doon, sir, nagpanggapa. Tumawag na ako sa kay wife ko, sa misis, sa pamilya ko. Expect nyo na lang ang unexpected. Hindi ko masabi kung makakakontinue ako nito kung ano. Basta i-expect nyo lang na ano, ganito ako. Sinabi ko na yun. Para yung mind ko, sir, focus na ako, sir, sa ginagawa ko. That's clear. Yes, sir. Being a leader and ikaw ang nagdadala ng tropa mo, sir. Dapat strong yung pagtingin mo sa welfare ng isang tropa mo, sir. Obserbaran mo talaga, sir, kasi pag may na-observe ka na sa tropa mo na umiba ng ano, sir, thinking, delikado yun, sir, mamamatay kayo lahat doon. Lalo na explosive yung dala-dala namin. Sa ano sa akin, kung magpakatotoo ka lang sa trabaho, do good, look good, and don't forget to pray sa kay Lord. Before kami nag-jump off ng alas 2 ng hapon, sir, nagdasal kami ng Psalm 91. Yung Psalms na yan, sir, hindi ko talaga mawala sa sarili ko yan. Kahit saan ka, yung fingers mo nakatutok sa kalaban mo, sa enemy, guided ka ng Panginoon, sir. Yun nagbibigay sa akin ng ano, sir, strong faith para ma-postro ko yung ano, mission ko sa Marawi, sir. Secure perimeter, secure. May 29:30 yun, sir. Pumasok kami sa 6LRC. Ano, may i-bridge kami, ganyan. Ipupukan talaga yun, sir. May namatayan nga tayo na tropa doon. One thing na inano ko sa sarili ko din, sir, is hindi ako mag-give up sa pagka-positibo na tao, sir. Yun yung sa mind ko talaga na tatapusin ko ito in a positive way. That time, yung moral namin, bababa talaga yun kasi wala kami ano. Pero kailangan ko maghanap ng paraan para mabuhay kami dito. Kung ano lang nakita ko na raw materials within the area, nakakita man ako ng wood, sir. Ayan, sinukat ko parang bitana. Analyze ako. Kung i-overcharge ko, baka makulaps itong building. Ubos kami lahat, patay kami lahat. Doon pumasok sa akin na ganitong gawin ko. Control ko yung charge ng C4 na ilagay para intindi lang talaga, sir, na makapasok yung tropa, sir, sa ano, pag-execute. Kaya, sir, lahat ng move namin, sinisigaw ko palagi, dalhin ang bintana, hindi pwede maiwan ang bintana, kay importante ang bintana, i-ano natin yung bintana, dala-dala namin yun, sir. Pagdating mo dun sa gilid, sir, na makasecure na, tawanan kayo. Secret na yun, baka. So, para sa akin, sir, advocates ko talaga, sir, yung mga kabataan na continue pa rin, sir, yung pagmamahal natin sa bayan. Nandun sa ano namin, linagay namin sa bulletin board, makikita mo ba, may sulat ng mga grid po. Salamat sa pagtatanggol sa bayan. Bayanik ang Pilipino. Malaking bagay ang impact sa puso at sa damdamin namin, sir, at sa isip namin, sir. Kasi kung walang tulad namin na Pilipino, kung walang Pilipino na magmamahal sa bayan, magdidepensa sa bayan, sino, sir, sino ang magdidepensa? Atin ito, walang makano ito. Walang ibang taong magdepensa nito, kundi tayo lang. Paano mag-describe ang isang sundalong Pilipino? Matapang, sir. Matapang, patriotic. Handang ibigay ang buhay, sir. Para sa bayan, sir. Marawi's lead explosive ordnance disposal expert, Master Sergeant Ramil A. Caporas.